Guys, good morning! Andito na naman po ang inyong mom, Shilai. Kamusta, kamusta? Today is our Mother's Day sa buong mundo. It's Mother's Day today. So, happy, happy Mother's Day for all moms, especially to my mom. Hello, mama. Kamusta ka na dyan? So, hintayin mo ang aking pag-uwi. Doon na lang tayo magkain sa labas. At syempre, COVID ngayon. So, sa lahat ng mga moms, kiss your mommy, hug your mom, kasi nag-iisa lang yan, hindi natin yan mapapalitan. Well, guys, nandito tayo sa ating, tawag dito, nakita kong news regarding sa isang reporter dati na nagsalita ngayon. Dati, tinanggal siya sa ABS-CBN nang bigla-bigla at walang kaabog-abog. So, lumabas siya, siguro na naging happy siya kasi... Para siguro nasasabi niya, karma to kay ABS. Ito, babasahin ko sa inyo. Dating ABS-CBN reporter, isiniwalat at idinatali kung paano siya pinag-initan at nabuso ng GMA, ng ABS-CBN Kapamilya Network. So, I am Isa Reneva Cruz, was a reporter at ABS-CBN was assigned at Malacanang during the administration of Gloria Macapagal Arroyo. One day, she found herself jobless due to politics inside to no TV network. This was original posted on his Facebook page. May 6, 2020, my heart bleeding for my true beloved friends in ABS-CBN who are now jobless, temporarily, I hope. 14 years din akong tapat na naglingkod sa ABS-CBN. Doon na ako nagkakumare, BFFs, para magkakapatid na. Mahirap talagang mawala ng trabaho sa isang iglap. Yung natutulog ka lang ng gabi, tapos pagising mo kinabukasan, wala ka na palang trabaho. I remember back in 2005, DCMM reporter ako, na naka-assign sa Malacanang si Gloria Arroyo pa ang pangulo ng bansa noon. Kadarating ko pa lang ng palasyo, dakong 9 a.m. nang biglang rumadyo sa Motorola, handheld radio ang gamit ng reporter noon. Ang nooy desk editor na si Jerry Paha at ang sabi bumalik daw ako sa home base, ABS-CBN at dumiretso daw ako sa second floor at hinihintay na sa akin doon si Angelo Palmones, DCMM station manager. Nanginig bigla ang tuhod ko. Ang lakas ng kaba ko dahil umiikot ang balita noon sa ABS-CBN tungkol sa pagbabawas ng empleyado. Yun nga lang, kampante ako na hindi ako apektado dahil regular akong empleyado. Umasok ako sa ABS-CBN ng 1999. Karamihan ay last in, first out. Ang kalakaran depende sa hawak mong posisyon. Sumunod ako sa utos at bumalik sa himpilan, diretso second floor, at doon nakita akong nakaupot naghihintay sa akin si Angelo Palmones at isang taga HR Human Resources. Tinanong ko kung bakit ano ang pagmimitingan. Biglang ipinakita sa akin ang isang papel na nakasaad doon. Your position was been redundant. Ha? Tanong ko. Parang naging redundant, eksakto lang ang bilang ng reporter sa mga assigned agencies at napakahalaga sa aming posisyon at organisasyon. Sagot ni Palmones, hindi ko alam ate. Sagot din ng taga-HR, hindi ko alam ate. Sabi ko, kung pwedeng hindi ko muna pirmahan ang dokumento dahil ko sasangguni muna ako sa abogado. Ang sagot ni Palmones, kahit hindi mo pirmahan yan at kahit pumasok ka pa, wala ka ng schedule. Para akong pinagbaksa ka ng langit at lupa at pinilit niyang kinukuha ang issued phone ko. Naglalakad ako papunta ng basement parking ng walang ulo. Talagang masakit mawala ng trabaho sa isang iglap. Lalo na kung alam mong pinag-iinitan ka lang. Sa part 2, ikukwento ko kung bakit nasasabing pinag-iinitan ako. In another post, she detailed has her abuse transferred. May 6, 2020, the reason why I became active in workers union
1991, wala po akong pakialam sa mga karapatan na manggagawa. Basta't ang gusto mo lang magkaroon ng marangal na trabaho at sumunod ng wasto, sumahod ng wasto, period. Maganda ang simula ko sa DCMM. Ako ang news producer sa oras ng 11 a.m., 7 p.m. Ako rin ang naghahatid ng early news break. Bus namin sa newsroom si Ted Pailon. Ganda ng aming samahan, magkakaibigan kami, pero merong isang news producer na gusto palang umagaw ng aking slot. Lalaki ito, si Boji. Ang oras niya ay 9 p.m. to 5 p.m. Isang araw, nagulat na lang ako nang ilagay ako ni Ted sa panggabi. Pero halos kakapanganak ko lang, kailangan ako ng aking sanggol sa gabi. Ang akala ko, ordinaryong paliwanagan lang ito. Pero lumaki na lumaki ang issue. Nagpaliwanag ako sa sulat na hindi ko naman tinatanggihan ang bagong assignment ko. Pero hintayin lang munang lumaki-laki ang aking anak para pwede ko na siyang iwan sa gabi. Aba, hindi daw at sundin ko daw ang kanyang utos dahil yun ang gusto ng at basbas ng nakatataas. Dito ko nalaman kung bakit dula ng galit ni Pailon sa akin. Meron sa nagsumbong sa akin na dinig daw niya na sinisiraan ako ni Bonji. Dahil gusto niyang makuha ang aking time slot at news producer. Without even checking details kung may katotohanan nga ang istorya, inilagay agad ako ni Ted sa panggabi. Doon na nagkataon ng ref, wala akong malapitan at mahingihan ng tulong noon. Pumayat ako dahil 5 buwan din ako nasa panggabi. At hindi pa halos nakaka-recover sa panganganak. Actually, dalawa kaming magkatulong sa laban na ito, pero hindi ko siya isasali sa kwento. Although, grabe din ang pinagkaranasan niya. Isang buwan na lang at siya ay magiging head ng newsroom. Pero dahil simpatya siya sa akin, ay ginawa na lang siyang news break writer ng FM station. Anyway, huling nalapitan namin for the help was the general manager, Rolly Cruz, aka RVC. Siya ang tumulong sa akin para mabigyan ng hustisya ang aking sinapit na kaapihan. At siya ang kumakampi sa rank at file union para kumilos at matulungan ako. That time, nobody want to touch you with a 10-foot pole. Dahil pader ang aking kinalaban. At yun din ang dahilan kung bakit namulat ako sa karapatan ng mga manggagawa kaya naging aktibo ako sa union. I miss you, Sir RVC. Siguro, kung buhay ka pa, hindi namin sasapitin ang mapait naming dinanas noong 2005. With all that in happening with ABS-CBN right now, do you think it deserves it? Let us know. Ay, ang haba ng kwento ni ate. Sa isang reporter, kaya nang masasabi sa inyo na karma nyo yan, ABS-CBN. Hindi lang siguro ito at marami pang lalabas na mga inapi nyo. So, tama bang tanggalin ng isang tao sa trabaho bigla-bigla na hindi niya alam kung ano yung tunay na rason mo? Di ba? Ted Pailon? Ganyan din yung ginawa sa inyo. Pero maganda nga yun sa inyo kasi since 2016 to 2020, ngayon lang kayo binatas. Ngayon lang naging aktibo yung batas para lahat ng mga tao na inapin nyo is lumabas. Sana lumabas pa yung mga ibang taong inapin nyo. Diba? Napaka unprofessional na mga ganitong galawan. Bakit ka mo? Bakit unprofessional? Eh, hindi alam ng tao eh. Para nagtatrabaho siya para sa pamilya niya. Para siyang namatayan. Totoo yung sinabi niya. Para siyang lumakad sa isang dumalakad siya na walang ulo. Talagang ganun ang magiging pakiramdam, lalo na pag yun na yung inaasahan. Para sa inyo mapang-api, tapos yung sipsipan lang. Kaya, hindi naman nawawala sa isang kumpanya ang siraan, ang chismosa, ang inggitera, nandyan yung kasama yan. Pero dapat inimbestigahan nyo kasi may mga nasasaktan na tao.
merong mga taong sadyang yun lang yung kinabubuhay nila, wala silang pakialam. Basta makapag-report sila, basta masabi nila yung totoo. Imagine, from 2006 ba? Oo, 2006, ngayon lang siya lumabas. Siguro lahat ng mga inapin nyo, tawang-tawa sa inyo ngayon. Tawang-tawa dahil kayong mga nang api, ngayon naman kayo yung nang aapi. Diba? Payo ko lang, dapat sa inyo, yung mga ginagawa nyo, bumabalik sa inyo yun eh. Diba? Yung mga pinagtawanan nyo, tignan mo si Vice Ganda, pinagtawanan niya si, brother, yun? Basta kung anong pangalan yun. Tapos, napasara tuloy kayo. Ngayon, pinagmumura nyo mga netizen na nagmumura sa inyo, mga artista. Wala kayong mga wala kayong, anong tawag dito? Hindi kayo tinuruan ng proper manner ng bahay nyo, na sinasabi yung bahay nyo. Hindi kayo tinuturuan ng proper manner. Kaya kayo ganyan. Imagine, yung mga netizen na nanonood sa inyo araw-araw, for almost ilang years na kayo dyan, mumurahin nyo ngayon dahil natutuwa? Mumurahin nyo yung kumakampi sa katotohanan? Diba? Mumurahin nyo lahat yun? Diba? Sana lumabas pa yung mga ibang katulad ni ate. So, God bless kay Ate Isa. So, nakamit mo na yung katarungan na ginawa ni ABS-CBN sa inyo. Sa lahat pa na inapin nila, mga empleyado man o maraming empleyado to, may kapitbahay pa nga kami noon, empleyado ng ABS-CBN. So, alam ko noon, nagrarally sila dahil sa mga sahod-sahod na yan, yung walang 13 month, walang OTP, mga ganon, maraming wala. So, bumabalik lahat sa inyo. Kung ako sa inyo, bayaran nyo na lahat ng taong inapin yun. Diba? Bayaran nyo lahat yun para mabukasan kayo ulit. Wala namang problema eh. Pero huwag nyo sasabihin na laban natin to lahat. Para kayo si na pagtatanto tuloy namin na kayo ang mag-create kay Lenzy Lawan kasi ganyan-ganyan yung mga sinasabi niya. Laban nyo lang yan, di namin laban. Kumikita nga kayo sa amin eh. Pag nanonood ba kami sa inyo, kumikita kami sa inyo. Hindi. Kayo, di ba? Kayo yung kumikita sa mga commercial na ipinapasok sa inyo. Sa inyo lahat yun, wala kaming kita dun. So, pasalamat na lang kayo, pinapanood namin kayo. Di ba? Ganun lang yun. Ganun lang kasimple. Tapos kami, mumura-murahin nyo pa. Mga impacto itong mga artista na to. Mga hayop. High blood na naman ako. So, maraming salamat po sa inyong lahat. So, mga hindi pa nag-subscribe, please subscribe at channel. Please click the tiny bell para sigurado kayo updated sa aking mga videos. Bye-bye!